Magandang hapon po. Kakatapos lang ng retrieval operations ng mga otoridad sa natitirang katawan ng construction worker na nasawi matapos mahulog mula sa ginagawang gusali sa Makati. May flash report si Steve Dailisan. Steve? Ruth, tuluyan na kang nailabas yung pinakahuling bangkay mula sa ginagawang gusali na Eton Residences dito sa Gallardo Street sa Barangay San Lorenzo dito sa Legazpi Village sa Makati City. Sa pinakahuling impormasyong nakalap natin, Ruth, na 10 construction workers ang kumpirmadong patay. Siyam ang nasa ospital ng Makati. Ang isa naman ay nasa Makati Medical Center. Ang isa pang biktimang sugatan, Ruth, ay sinasabing stable but guarded din daw sa ospital ng Makati. Sa initial na report mula sa Bureau of Fire Protection, kasamang Makati Rescue na unang rumesponde sa insidente, pasado las 11 raw ng umaga nang mahulog ang mga construction worker mula sa 28th floor habang nagkakabit ng mga salamin sa bintana sakay ng isang gondola o yung parang service elevator. Overloading di umano sa gondola ang itinuturong sanhi ng pagbagsak. 6 hanggang 5 lang daw kasi ang kapasidad nito, pero lagpas daw dito ang sakay ng gondola. Dinatnan pa nga ng GMA News yung pagkakalambite ng mga katawan ng mga biktima habang isa-isa silang iniaalis ng mga rescuer. Maya-maya pa, isa-isa ng umugong yung sirena ng ambulansya, sakay nga yung mga biktima na isinusugod naman sa ospital ng Makati. Agad din kinodo ng mga ang lugar, Ruth, at napakarami nga kanina yung natigil dun sa kanilang trabaho, maging yung mga motorista, habang pinagmamastaan itong insidenteng ito. Agad din dumating dito, Ruth, si Makati Mayor Junjun Binay at ipinag-utos ang tigil operasyon sa nasabing gusali. Gusto niya raw malaman kung may pagkukulang ba sa safety measures na dapat ipinatupad para makaiwas sa ganitong insidente. Agad ding dumating ang Senior Assistant Vice President for Marketing ng Eton Residences na si Erwin De Pedro. Kukumpletuhin pa raw nila yung detalye, Ruth, ng pangyayari bago maglabas ng pahayag. Nakahanda naman daw silang tumulong sa mga biktima. Ruth, hawak na natin yung kumpletong listahan itong mga biktima, pero kailangan munang ipagbigay alam ng mga otoridad sa mga kamag-anak ng mga biktima yung pangyayari bago ito isa publiko. Sa mga oras na ito, Ruth, ay nakapag-set up na rin ng help desk itong Philippine National Red Cross sa tapat nitong ginagawang gusali para nang sa gayon kung may darating na mga kaanak ay sila ay maaasistihan. Balik si Ruth. Maraming salamat, Steve Dailisan. Samantala, 6 sa 7 biktima na dinala sa ospital ng Makati sa Malugay Street ang kumpirmadong patay. Ang sanhi raw ng pagkamatay, multiple trauma, multiple fracture, head trauma at head injuries. Ang isang buhay pa, stable naman pero binabantayan pa rin daw. May bali raw ang biktima sa kanang binti at kanang braso at may abdominal trauma. Sasailalim din daw siya sa CT scan. Ang isang patay ay dinala daw sa Makati Medical Center. May 3 pang naiwan sa site at dadalhin din sa Malugay. Sa kabuuan, 10 ang patay, 1 ang sugatan. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Ruth Cabal.